sa mga liblib na barangay katulad ng Kapalong sa Davao del Norte, hanging bridge lang ang nagdudugtong sa Kabihasnan at sa iba pang mga barangay. Paano na lang kaya sila ngayon na ang tulay bumigay? Halos mapatid ang lalamunan ng mga tiga-barangay Suwaon sa Kapalong Davao del Norte sa kahihingi ng saklolo nitong nakaraang linggo. Wah, kukita! Diyos ko! Bakay! Ang hanging bridge kasi sa kanilang barangay, bumigay! Ang tinitignan nilang dahilan, ang pagbigat daw ng tapakang kahoy dahil sa walang tigil na pag-uulan sa bahaging ito ng Mindanao nitong mga nakaraang araw. Ang malala pa rito, naputol ang tinatayang 120 meters na Tagwanggo Hanging Bridge. Habang nasa hanging bridge, ang mahigit 40 tao. Ang mga residente, tulong-tulong na isinalba ang ilan sa mga biktima na ang tanging panlaban ng mga oras na yon, pag-iyak. Ang 19 anyos na si Cyril, nautusan lang bumili ng bigas nung tumawid ng tulay, sakay ng kanyang motorsiklo. Pag-agin ako diri sa kwan, sa tunga-tunga na, na diya na nakuha ng kwan hangin red. Kaya dagan may pagkatumba ng motor, sir. Dito na ano itong mga bugas, sir. Una, lusot na daan akong til sa kwan sa ni, cyclone ato. Itong sugat ko na ito na kwan sa cyclone na lusot ba? Pag tindog na ako, nanay dugo ba? Ang motor ni Cyril, swerteng sumabit sa tulay. Kaya si Cyril, kasama ang kanyang mga pinsan, buwis buhay na bumalik sa tulay para kunin ito. Ay! Lala! Makalipas ang halos kalahating oras, ligtas nilang naisalba ang motor. Malaking pasalamat ko po sa itaas, sir, kasi tinulungan niya pa akong makuha yung motor. Si Jeric, mabitawan na raw lahat. Wag lang ang kanyang cellphone. Matindi ang hawak niya rito kahit pa nakakapit ang isa niyang kamay sa kable ng bumigay na tulay. Hanggang sa nakita niya ang pamangkin niyang si Syra na sabay niyang nahulog at parang nalulunod na raw noon. Sinakripisyo ko po yung cellphone ko para lang masagip yung pamangkin ko. Yung cellphone nakikita naman niya pero yung buhay hindi na. Pinila ko yung gamit niya. Ang sabi ko, magbayad ka na sa akin. Buti na lang, sir, may konting dahon ng saging na hinawakan ko. Doon kami pumatong. Tinatruma po ako doon. Ang 33 anyos na si Annalyn, nasa bahay raw siya nung nabalitaan niyang tumaas ang tubig sa ilog. Kita po ko sa tubig nga, pwedeng dako apod. Ako nangge, kung akong anak, akong ino niya, pagdali na mo, manguli na ta. Sinalubong daw niya sa tulay ang kanyang mga anak na sina Kian at Nice, 14 at 9 anyos. Pero pagkatapak pa lang ni Annalyn sa hanging bridge, nagkalitra siya kuan kagba. Wala ko kabasig na kuan ako ang ulo sa bakal. Nahulog siya sa lagpas taong lalim ng ilog. Kaya naman nagtamo siya ng malaking sugat at pasa sa mukha. Kani nga kable, maunay na ka, sama diri sa akong naong. Mabuti na lang at si Nice, nasa dulong bahagi na ng tulay nung ito'y napigtal. Na-rescue naman ang kanyang lolo, si Kian. Abi doon ako, sir, nga katong panahon na mamatay na doon ko, sir. Nasa akong anak.
apat na araw makalipas ang aksidente, ang bumigay na hanging bridge nakalubog pa rin sa gitna ng ilog. Na-excited silang pumatong dyan. Sobrang dami. Yung iba naman sir ay naanod na niyog, nanghahuli ng mga kahoy, at saka yung iba nagsilpi-silpi. Yun ang dahilan kaya bumigay yung hanging bridge. Ayon sa tala ng barangay Suwaon, siyam ang sugatan sa nangyari. Mabilis naman po umaksyon ang LGU. Nagpadala po agad sila ng tulong. Pero may ilan na ang sugat na iniwan ng pagkaputol ng tulay panghabang buhay. Gaya ng nangyari sa Tatay Castillo ni Joseph. Pagdunggo na ko, namay nawag sa ubo sir, nga, bay, papani mo, lumos na itong tabangan. Ang pag-rescue sa kanilang ama, hindi naging madali. Kuy, himo ato kay pagkabuhi na ko siya, gihimo na gina ko ang tanan para madapin ang taasyawa. Di naman ako makaya sir, kay ana lang kay, wa na ikuan sir, pilit ng dreo. Sinubukan pa raw nila itong dalhin sa ospital, pero huli na ang lahat. Pero ano nga ba ang tunay na sanhi ng pagbigay ng tulay? Taong 2015 nung ginawa ang Tagwango Hanging Bridge na nagdurugtong sa Purok 1 Adelanto at Purok 2 Tagwango sa Barangay Suwaon. Daanan po siya ng estudyante papuntang eskwilahan at dito rin po dumaraan ang mga tao para mag-angkat ng mga produkto. Pero taong 2017, nung nauna na pala itong nag-collapse. Dated back 2021 up to now, yun lang po yung history na nasira talaga itong bridge dahil sa pagbaha. Ang tulay muling inayos at binuksang muli taong 2021. Yung dalawang tower doon is bakal po yun at sa konkrito. Ang ginamit natin doon, 1.5 inch diameter, standard na bakal. Yung flooring natin, meron tayong angle bar, yung sa gilid, tapos meron tayong secondary para yung mga bata hindi mahulog. Din yung flooring niya is kahoy. Paglilinaw ng Municipal Engineering Office ng Kapalong, hindi raw pagbigat ng tapakang kahoy dahil sa sunod-sunod na pag-ulan ang dahilan, kundi overloading. Yung load limit ng tao is 5 to 10 person. Dahil sa pagkasira ng tulay, ang buhay ngayon sa Barangay Suwaon, pahirapan. Kung dati, 5 minuto lang ang inaabot para makatawid sa kabilang purok. Ngayon, kailangan pang maglakad ang mga residente ng 1 hanggang 2 oras papunta sa alternatibong ruta. Delikado git nga mabata ang mga kubot kagitin. Pwede naman silang sumakay ng balsa na gawa sa kawayan para mabilis na makatawid ng ilog. Yun nga lang, 7:00 pa lang ng umaga, mahaba na ang pila. Simula nung nasira yung tulay, dito na po kami sumasakay dahil wala naman pong ibang paraan para makapunta sa eskwelahan. Pabigat din ito sa bulsa, lalo na sa mga estudyante. Ang singil kasi, 20 pesos kada tao na baon na sana ng mga bata sa eskwela. Ang akong ibalon kay iplete na lang ako sa gakit pang makaeskwela ako. Para makatulong sa mga estudyante, gagawin nating libre ang pamasahe ng mga estudyante na ginawa na rin natin noon. Wala rin silang suot na life vest. Delikado pa rin, lalo't nasa 15 feet ang lalim ng ilog. Ito, malaking adjustment ito, no, para sa amin. Napaka-delikado, sir. Para makatipid ang ilang mga residente, mano-manong nilalangoy ang ilog. Gaya ng lalaking ito na nag-dive kasama pa ang alaga niyang aso. Ang dala-dala niyang bag, pilit niyang inangat para hindi mabasa. Walay pamasahe, sir. Naglangoy ko. Importante po sa amin yung tulay kasi unang-una maray pong estudyante sa amin. At saka yung mga produkto po, wala pong ibang paraan upang makatawid yung mga pangangailangan namin kundi yung tulay lang po. So gusto po namin humingi ng tulong sa mga nakikinig o nanonood ngayon na kahit konting tulong lang po. Kasi hirap talaga pag walang tulay. Sa
Samantala, ang City Engineer's Office nagsagawa na ng inspeksyon. Ang plano nila ritong ipalit, konkretong tulay daw na inirequest nila sa DPWH ng Region 11. Nagsulat na po ang opisina ni Mayor sa DPWH para po ma-inform sila for the immediate need for the repair or if not, reconstruction talaga ng bagong road. Unfortunately, hindi saklaw ng DPWH ang naturang tulay dahil hindi ito along the national road. Kasi po ang mandato po ng DPWH is National Roads and Bridges and Major Flood Control lang po. Ang may sasuggest namin siguro for them is to draft a resolution and submit it to the provincial government or to their representatives for possible funding. Samantala, bilang tulong, ang local government unit ng Kapalong nagpaabot na rin ng grocery, gamot, at pina-check up din ang mga apektadong residente. Binigyan na lang po natin sila ng antibiotic, pain reliever, and anti-tetanus na shots po. Nangawagan ko sa mga opisyal sa gobyerno nga dalhin nila ang mga support sa hangin, brita, tinitulay ba? Arong madali, kailang lisod na kami diri sa pagtabok. Lami na mo ba ha? Lisod kayo. Sana ang mga pangako sa kanila ng mas matibay at ligtas na tulay hindi rin maiwang nakabitin. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.